Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at nagbabagong updates patungkol kay May Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal sa na May Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadalaw o di naman kaya ay naligaw sa channel na ito, please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kina May at kay Alden. Ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay ang hindi na nga po natigil sa pagsuporta nitong si Alden Richards kay May Mendoza. Dapat po kahapon pa namin ito ibinahagi sa inyo, pero kinumpirma po muna namin bago po namin ito i-share sa lahat. No? Kung saan, si Alden Richards nga po ay hindi na po nakapagpa-picture, no? Pero may nakakita po sa labas na siya po talaga ay nasa fashion show ng Bench. Kung saan, ito nga pong sinasabi nila na bakit daw hindi nakapagpa-picture si Alden Richards sa kadahilanan po na si Alden Richards ay may clothing line na ini-endorso. Kaya po hindi siya po pwedeng magpa-picture sa Bench. Okay? Yan po yung kanilang mga pinag-uusapan at pag-uusapan pa po natin yan maya-maya lamang. Bukod na riyan, ito naman pong si Menggay ay sinisita na naman ng mga netizens, no? Lalo-lalo na po ng mga galit sa kanya. Sinisita po siya na matatapos na ang taon, wala man lang bagong TVC itong si Menggay, wala man lang daw bagong proyekto itong si Menggay, wala daw po nang madikit ang pangalan niya dito kay Panot. Diba? Sabi ko nga eh, kailangan pa ba nating pag-usapan yung mga ganyang bagay? Mamaya, no, mamaya po idedetalye po natin yan. Kasama yung iba pang ganap, dito naman po sa bawal judgmental kanina. At bago nga tayo magpatuloy pa, hayaan niyo muna magpasalamat ako sa mga subscribers and viewers natin na patuloy pong pag-support at pagmamahal kina May at kay Alden nang wala pong ibang hinihintay na kapalit. Lagi ninyo tatandaan, nakaisa niyo po ang buong Pinas Showbiz News ngayon sa pag-support at pagmamahal kina May at kay Alden nang wala rin pong ibang hinihintay na kapalit. At kung ikaw naman ay nood ng mga video updates natin pero hindi ka naman ako subscribe, nako, ano pang hinihintay mo? I-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kina May at kay Alden. At bilang pasasalamat, naririto po ang mga komentong napili ng aming team patungkol sa mga updates natin kani-kanina lang. Unahin natin ang naging komento itong si Miss Adelia Day. Sabi niya rito, they move slowly and surely. And I think, matagal na itong pinlano sa utak niya with the help of course of those trusted people in his life. Lagi lang nating isipin na hayaan nating mag-isip silang mabuti. Huwag diktahan dahil alam natin na alam nila ang kanilang ginagawa. Madami kasi silang pinagdaraanan bago mabuo ang isang magandang plano at matatag na desisyon. Mabuhay ang Aldab, kudos. Sabi po ni Miss Adelia Day. Tama po kayo. Marami po kasi mga fans ang talagang dinidiktahan, no? Akala mo gustong-gustong gawing robot si Mina at si Alden. Gustong-gusto ko po yung sinabi nitong si Miss Adelia Day na hayaan lang natin sila, alam nila kung anong ginagawa nila at dapat magtiwala tayo kay Mina at kay Alden dahil hindi naman sila magdidesisyon na ikapapahamak po nilang dalawa. Diba? Sa ngayon, kinakailangan mag-sacrifice pero abangan po muna natin. Thank you po sa inyong naging komento. Para naman sa ikalawa nating komento, ito naman po ay mula naman po kay Miss Agnes Geraldo. Sabi niya rito, kaya nagtayo ng sariling e-production si Alden ay dahil para may rason. May rason siya na huwag pumirma ng kontrata. Kasi kailangan niyang tutukan ito at para makalaya na siya sa kanyang management at mapagbigyan ng matagal ng kahilingan ng kanilang mga fans ni Mean na magsama sa isang project, movie man o concert. Congratulations kay Alden sa new business na For Entertainment. Good luck Alden. Thanks update sa mag-asawang Richard Sir Pinas. Maraming salamat din po sa inyong naging komento. Ito po yung matagal na pong nakikita ng ibang netizens na talagang sumusuporta kay Mean at kay Alden. Na good decision ang ginawa ni Alden Richard sa paggawa ng kanyang own production. No? Dahil gusto nga nila si Alden na lang ang mag-produce ng movie nilang dalawa ni May Mendoza. Siya na ang artista, silang dalawa pa ni May Mendoza ang bida, no? Kapag umakit ng pera, silang dalawa rin ang makikinabang. Yan po ang iniisip ng mga netizens. But then again, hindi po natin kaagad-agad, no? Hindi po natin ito po pwedeng agad-agad na gawin at i-implement kay Alden dahil meron pa po silang
mga kontrata sa iba't ibang management, no? Si Alden sa GMA, si Main Mendoza naman po ay sa AAA. Sabi nga ng iba, ngayong matatapos na ngayong Oktubre ang kontrata ni Alden Richards, sana naman hindi ito na-extend. Kung sana naman ay hindi na mag-renew itong si Alden Richards, no? Iyan po yung kanilang pinagdarasal. Salamat po sa inyong komento at ang ikatlo naman nating komento ay mula naman po kay Miss Edgy Marcelo. Sabi niya rito, good AM Mr. Pinas, Aldab Nation ang pinakamabait na fandom. Kaya akala nila, kayang auto. No way, Mr. Pinas, before ang mga True-Blooded Aldab Nation, ADN, ano, planning magpo-produce, no? Pag-iipunan at mag-co-contribute ang fans para lang maka-produce, no? Ng Aldab pelikula. Now, wish are granted. Through constant prayers to God, Alden created a big myriad corporation that will solve ADN's number one problem. Hope and pray. Nobody ang mainggit for the non-continuation of the big patok na project. With all True-Blooded Aldab Nation helping hand, I think this will be successful with the help of avid Aldab vloggers like Mr. Pinas and four more. Regards to Lola Granny and to the number one defender of Aldab. Thanks. Maraming salamat po, Ms. Edgy Marcelo. And tama po kayo. Hindi lang po sa amin, kundi lahat tayo mga fans na talagang sumusuporta kay Main at kay Alden. Once, no? Once na makalaya po sila sa kontrata, wala nang pipigil sa kanila. And, yung pinapangako po nilang comeback sa ating lahat, tayo-tayo rin po ang magkakasama-sama sa dulo. Baka nga ito na yung tinutukoy nilang dalawa. No? But then again, huwag muna tayong umasa masyado. Malayo pa tayo doon dahil kaka-produce pa lang ni Alden. Talagang alam niyo naman sa business, di ba? Pinag-aaralan muna yan. Sabi nga nila, kailangan makasabay ka muna sa agos. No? Kapag kabisado mo na, doon ka nagagawa ng sarili mong desisyon. Now, let's talk about the two topics that we're going to discuss today. Let's talk about ito pong una. Itong sinasabi nila na itong si Alden Richards ay hindi na naman po napigilan na suportahan ito pong si Mengay. Dahil po, nung isang araw ko pa po dapat ito ibabahagi sa inyo. But syempre, no, bilang isang responsable, no, bilang isang responsable na nagbabahagi ng mga kaganapan kina Main at kay Alden, kinumpirma po muna namin ito mula po sa sariling sa may-ari mismo ng picture na ito, kung saan siya nga po ang nag-picture kay Alden Richards na ito nga si Alden ay nasa fashion show talaga ng bench, no? Kataon nga lang, sinasabi po ng ibang netizens na naiintindihan namin kung bakit hindi nagpa-picture si Alden sa loob dahil si Alden ay endorser ng iba pang clothing company na kalaban ng bench, no? At yun din ang dahilan kung bakit sinasabi rin po ng ibang netizens na si Main Mendoza ay inspire na inspire nung siya po ay rumampa. Bukod pa nga riyan, ito rin po ang sumagot sa mga katanungan nila kung bakit hindi nakalapit ang pamilya ni Ibiang kahit po nandoon sa bench fashion show, no? Ito pong si Mengay. Sabi pa nga nila, akala ko ba itong si Main ay engaged na? Bakit hindi makalapit itong sila Ibiang sa kanya? Yan o yung katanungan nila, di ba? Pero ito nga ho yung sinasagot nila. Paano nga ba naman makakalapit kung nakabantay si Laysan, kung nakabantay si Mama Ten, kung nakabantay si Alden Richards? Diba? Sabi nga nila, basta't may gustong gawin si Main at saka si Alden, wala pong makakapigil. Basta't po silang dalawa ang nagdesisyon. No? Ngayon, punta naman tayo sa sentro ng ating mga updates. Kung saan, ito pong si Main Mendoza ay sinisita na naman po ng iba niyang mga supporters, no, mga matitinong Mainers na hanggang ngayon po sinasabi nila na matatapos na ang taon, wala pa rin pong bagong PVC si Main Mendoza. Lahat po ay mga luma na, no, mga luma na niyang ini-endorso, wala man lang daw pong bago. Bukod nga riyan, sinasabi rin po nila na matatapos na ang buwan na ito, wala man lang din daw pong bagong proyekto itong si Main Mendoza. Yan po ay nagsimula ng magka-leche-leche po, no? At talagang pumatol ng pumatol ang lahat-lahat ng mga nasa paligid niya sa Sarsuela dito po kay Panot. Diba? Yan ho yung sinasabi namin. Ngayon lang nare-realize ng mga Mainers. Ngayon lang po nare-realize nila na lumalamlam ang karera ni Main Mendoza dahil po dyan sa kakapanot nila. Diba? Ngayon nyo lang po naiintindihan at naiisip yung mga bagay na yan. Diba?
Yan ang hirap kasi sa mga mamaro. Alam niyo yung mamaro? Yung mga nagmamarunong. hindi nag-iisip, hindi niya naghamit ang isipan. No? At mamaya naman, may kinukumpirma lang po tayo no, sa mga kaganapan po sa bawal judgmental ngayong araw na kinakailangan din po natin pag-usapan once na makumpirma na natin. Sagot po namin ang mga bagay na yan, okay? Again, kung yung mga nagusto ng mga pinagsasabi ko rito, mag-comment ka lang. Pag-usapan natin yan ng may respeto sa isa't isa. Muli ito po ang Pinas Showbiz News ngayon.